Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's video guys, Friday na araw, walang klase yung dalawa, pero si Sansan may klase. Kanina pa naman po ako nagising, ngayon lang po ako bumangon, pero syempre, binuksan ko yung tindahan ko, tapos ngayon lang po talaga ako bumangon. Kasi nagmuni-muni ba po tayo sa higaan at saka medyo marami na pong bumibili. Nahihiya na po ako na may bumibili, saka pa tayo babangon. At ayan, magkape muna tayo. Yung dalawa ayaw pang kumain kasi mamaya na daw. Pero tapos na po silang magwalis doon sa loob. Naligpit na po nila yung higaan nila. Naglinis na, tinayo na po yung pom nila. Si Crislin at saka si Sia, kasi inutosan ng papa niya. Naririnig ko lang po. So, ngayon naman po guys, magkakape po tayo at saka kakain dahil natatakam pa po ako sa ulam ko na niluto kagabi. Meron pa pong natira, mga kumbaga sa tindahan, isang takal na lang. Kala ko kumain si Ronald, ayan. Yan po yung ulam natin kagabi. Yan na lang po yung natira. Yan. Tapos kape po tayo. Kain muna ako bago po mag-umpisa ng routine natin dito sa bahay. Ayan, alas 8 pa lang naman, pero tingnan niyo yung yung init ng araw. Alas 8, pero kagabi mabuti naman is umulan. Medyo matagal-tagal ang ulan, mga madaling araw na 'yun. Medyo matagal-tagal yung ulan. Kaya nung magpaano po ako ngayon, nagpaandar ng motor sa tubig para mag-ipon sa drum is parang mabuti yung tunog ng motor. Siguro naanuhan na ng tubig sa ilalim. So nakapuno na po tayo ng ng tangke. At hindi ko pa chinik yung yung office ko, kasi siyempre pumasok na yung mga trabador, tapos si Sansan pumasok na, siyempre magbibis, hindi ko pa chinik ngayon. Sabado naman bukas, siguro meron pa naman silang masusuot na pangtrabaho para bukas, baka bukas na din po ako maglaba. At hindi naman po masyado pang madami kasi walang klase ngayon yung dalawa. Tinanong ko si Crislin, sabi ko, ba't wala kayong klase? Sabi ni Crislin, kasi sabi daw ng teacher niya, papasyal daw sila ng uyab niya. Ng uyab daw niya. Sabi ko, lahat ng teacher magpapasyada ng uyab niya, siyuta. Magpapasyada ng uyab dahil walang klase. Ewan ko kung dito lang sa CIS yung walang klase. Kasi sila san-san sa bagay. Pag private, iba naman po yung nila. Nasa private naman si san-san. Bumagay talaga yung bulad, kundol. Tapos as in, maano po siya. Magata. Kasi dalawang niyog yung ginamit ko. Hindi po ako pala kain sa umaga. Pero nang matingnan ko ito sa kawali na nandun pa yung ulam, yung sobra. Kay Sansan sana ito, hindi kumain si Sansan. Pero kumain naman po siya, hindi nag-ulam. Yung inulam niya is gatas din. Pag nagluluto ako ng ganito, talaga yung mga bata hindi kumakain. Maya naman, yung plinaplano ko, marami na naman pong dahon yung yung gabi dito sa may gilid. Pwede na naman harbisan.
Ganun din po yung plano ko, maggagata ng gabi, bali, maglalaing tayo, tapos yung i-ano natin na bulad, yung parutput naman, yung putput, yun po yung ihahalo ko. Tapos, napag-usap-usapan naman namin itong ano, itong kundol na bunga, nasabi ko, akala ko tatlo lang, yung pala is lima. May itinuro pa si Ronald, hindi ko napansin. Meron din daw bunga doon, nasa baba lang, nasa may damo. Malaki na rin. So, hindi ko pa yun natingnan. Mamaya, i-check ko din kung saan banda yung bunga na yan. Tapos, kukunin natin. Baka magpunta dito si Alrich. Ibigyan natin ng kundol dahil nung una nakadala din yun si Alrich ng isang bunga. Tapos nagtatanong pa yung ano niya, yung mama ng jowa niya kung meron pa daw akong kundol dito. At hindi ko naman talaga inaasahan na mamimigay pa po siya ng marami pang bunga. Akala ko yung isa lang talaga na bunga, yung nandyan, yung last na iano ko, yung papatandain ko talaga na kukunin ko yan kung pwede na pong matanim para po makapagtanim pa ako. Kasi yan, isang ano lang, isang puno, maraming bunga na. Marami talaga yung nabunga ng kundol na yan. Siguro mga 20 piraso mayroon. Kaya magtatanim pa tayo ng magtatanim. Kung makapagtanim po tayo, mamunga niyan, pwede na po tayong makapagbinta. Dito sila sa Regan nung una, pipino, na-harvest na, tapos kinuha na nila yung mga puno. Nagtanim na lang po sila ng dalawang puno ng, dalawang hilera ng pipino. Kasi marami talagang sayang na bunga ng pipino nung mag-harvest sila dito. Kasi puro pipino yung inano nila, i-season ng pipino. Nagkanda murahan na po ng kilo ng pipino sa time na yun. Marami pong nabulok. Kami nga, palagi na lang po kaming binibigyan ng pipino ni Madam Rose na parang pakiramdam ko yung ano namin, ano ba sa Tagalog guys, yung tugab, yung kasi yung tugab, yung nabubusog ka, parang panglasa mo is ang lumalabas is pipino na, kasi kahit nagiinom sila Christian ng ano ng kulapo, ganito ng kulapo, inalagyan po nila ng pipino. Sa dahilan po na napakarami na pong pipino, ngayon pinalitan po nila ng ang palaya, yun nga, meron ding pipino, dalawang linya lang, na namumunga na naman ngayon, tapos talong. Yun. Yung sa akin lang naman ito, yung kundol. Marami na po ako din nabigyan nitong kundol. Na hanggang sa ngayon is namumunga pa. Sabi ni Christian, masarap pala kuno yung kundol na ginagataan tsaka may bulag. Nandito si Mama Igna, kakain din yun. Kasi naalala ko nung magpunta dito si Mama Igna, sila ni Francia, yun po yung ulam namin, kundol at saka may bulad. Ang sarap ng kain nila. Ako natakam lang kasi talaga ako. Kaya kumain ako. Hindi pa ako pala kain sa umaga.
bumagay po sa bahaw. Yan, yung dalawa pumasok na dito sa ano. Hi guys! Hi guys! Good morning! Wala kaming pasok ngayon. So, anong gagawin dahil walang pasok? Lilinis. Lilinis. Tutulong. Maglaba kayo doon. Mm-hmm. Oh, kakain na kayo? Anong ulam? Ulam? Gatas! Sina, pagkakamuntong kanon, pinggan. Ito man, may depausa. Yung bear brand ko, si ano yung nakakaubo, si Sansan. Bumibili ko no, pero kulang yung pera. Imbis tag 13, 10 lang yung binabayad. Dalawang type yan, ayan, isang piraso na lang po yung na titira. Kasi yun po yung bit ni Sansan, bear brand. Pinapapak lang po niya. Tapos kumakain ng kanin. Tapos biskuit, ganun. Ito naman yung dalawa, yung bit nila is Milo at saka Bear Brand din. Kaya hindi pwedeng mawalan tayo ng ano, ng Bear Brand at saka Milo. Ano, kakain na or hindi pa? Naglalaro ka pa daw ko, no? Alam naman nila pong kumuha ng ano ng kanin. Sila na lang po yung nag-ano sa kanila. Nagkukuha. Wala namang klase. Hindi naman dapat asikasuhin. Pero pag pumapasok sila, talagang hindi ko po pinapapasok yan na hindi kumain. Talagang pinapakain ko po. Kahit ano, kahit walang mauulam dyan, basta may Milo at saka gatas, importante makakain po sila bago pumasok. Kasi maano yung estudyante na hindi pumapasok, walang laman yung ano, yung chan. Naranasan ko na rin yan, pumasok na walang laman ang chan. Yung lessons po hindi pumapasok sa ulo dahil yung pinakikinggan at pinakikiramdaman, kulo ng chan. Noong nag-aaral pa ako, nakatingin ka nga sa guro na nagdileksyon pero hindi pumapasok yung ano, yung lessons sa ulo kasi yun, pinakikiramdaman mo yung kulo ng chan at saka hilab ang dahil sa gutom. Pero pumapasok pa rin kami noon kahit walang baon at naglalakad pa. 2 kilometers po yung ano, nilalakad namin mula sa bahay hanggang sa eskwelahan nung nag-aaral pa kami magkapatid. 2 kilometers po yung ano, yung nilalakad namin. Hindi pa uso yung pedicab, hindi pa uso yung bisikleta, hindi pa uso yung mga jeep na dumadaan doon sa amin, as in lakad lang. Pag inutosan po kami bumili ng isda, limbawa isda, pupunta pa po kami ng Baryo. Yun, mula sa bahay hanggang sa school, 2 kilometers, tapos plus tatawid pa papunta ng Talipapa, mga kalahati pa. Kalahating kilometers pa. Tapos babalik ka pa. Yun. Lakad pa rin. Pero okay lang naman noon yung maglakad. Parang madali lang. Umaabot ka naman ng madali ka lang naman umabot. Pero ngayon, try mong maglakad. Parang natatagalan yung maglakad ka. Parang natatagalan kang dumating sa bahay. Pero dito, naranasan ko na din maglakad. Maglakad, papunta doon. Parang malapit na lang. Pag sanay ka ng maglakad, mas sanay na sanay. Yun, parang malapit na lang po sa'yo.
Sanay naman tayo sa lakaran. Kaya hindi na ano sa akin yan. Hindi na bago. Yung mga lakad-lakaran. Nga, minsan sinasabi ko si Sansan sa hapon dahil hindi naman po mainit, tapos marami naman po siyang mga kasabay papunta dito, pwede naman po siyang maglakad lang, hindi na magpapasundo. Kasi noon nag-aral pa ako, mas masaya yung naglalakad na marami kayong kasabay, magkasabay na naglalakad dahil mahaba-habang kwentuhan, kulitan, ganun. Ngayon, yung mga bata, aguy, ito. Pinapag-try ko na itong maglakad mula sa school nila hanggang dito. Tapos minsan, binibiro ko siya na pwede kang umuwi na lang maglakad sa hapon. Interesado naman po siya, pero hindi pwede, sinusundo. Kasi iba na po yung panahon ngayon. Ngayon at noon. Sige, nakuha na nga itong pinggan kanoon. Biska ka na kumaon. Sabi ni siya, iba na kuno kasi ngayon dahil may kidnapper. Sabi ni Chrislyn, yung ano niya, yung ulam daw niya is kape. Yan, meron pa naman akong kape dito. Yung kopi ko brown. Ayan, kopi ko brown. Yan po yung kape natin. Gusto niyang sumabaw. Sige, ngayon lang naman, hindi naman ito palagi. Gusto lang po niya. Sabaw siya ng kape. Huwag niyo naman pong sabihin dyan na walang sustansya po, kasi hindi naman po ito palagi na nagsasabaw sila ng kape. Kursunada lang po, type lang po magsabaw. Sabihin walang sustansya, tapos walang gulay. Nagluluto naman po ako ng gulay. Minsan naggugulay naman po kami, hindi lang po ako nagblablog. Hindi naman po sa lahat ng kilos ko dito sa bahay sa buong mag-araw is nakikita ninyo. Yung nakikita nyo lang po sa sa vlog ko, mga ano lang po yan, part of vlog lang po yan, hindi po yan full vlog. Parte lang po yan ng mga nangyayari sa buong araw, kasi hindi kakasya po sa buong araw kung ipapakita ko talagang hindi kasya sa sa isang vlogan lang yan. May ligwan. Nakakain naman po sila ng mga healthy food, yung sabi ng iba dyan, hindi nakakain ng healthy food. Nakakain naman po sila. Hindi ko lang nablablag. Naku, ang mahal ng limbawa mga prutas, ang mahal ng grapes, ang mahal ng apple, ang mahal ng orange, mangga. Yun, yung lansunis nga halos araw-araw po kami bumibili ng lansunis. Minsan po iba-iba yung presyo. Nakakabili po ako ng lansunis na 50 ang kilo. Meron na bibili ko ng 60. Meron na bibili 70. Ngayon, ang lansunis guys, kung magkano na po yung kilo, 120. Yun. Kaya, imbis na kilo po yung nabibili natin, half kilo na lang kasi mahal na. Habang tumatagal, habang marami ang nagtitinda ng prutas, nagmamahal naman. Yung apple dito, bibili ka isa, may 15 isa, may 20 isa, may 25 isa. Yung orange, may 10 yung isa, may 15 hanggang 25 po yung isa. Yung mangga naman, yung kilo, merong 80 yung kilo,
tatlong piraso lang, may 100, apat na piraso, depende po sa laki. Nakakabili naman po, nakakabili naman po kami ng prutas. Iniisa-isa ko lang. Tag-iisa lang silang tatlo kahit kami wala na. Kung medyo mura-mura, nakadaan tayo ng mura-mura na prutas, yun. Isa-isang kilo po yung nabibili natin. Halimbawa, bumili po tayo ng isang kilong lansonis, isang kilong mangga, apat na pirasong... Basta bumili po ako ng prutas. Hindi yan aabot ng isang araw. Siguro, mga isang oras lang po yan. Pag inano nila. Pag tinangkaan, pag magmukbang po sila. Hindi yan naabot ng bukas, hindi po aabot ng isang oras. Kaya ganun. Isang kainan lang. Yung saging na saging nga, yung hinugnaya, saging kusta. Bili po kami nung isang araw ni Papa Bits kusta. Basta yung isang kilo, 65 yata yun, isang kilo. Nasamantala sa amin, sa Tacloban, pinamimigay lang po namin yan dahil may tanim naman yung kapatid ko. Pinamimigay lang namin sa mga kapitbahay namin. Tapos, bibili ka sa labas, yun. 65-70 po yung kilo. Yung bangaran na saging, as in mahal talaga yung bangaran. Yung tinatawag na bangaran na saging. Parang baloy na po siya. Maabot talaga sa siya ng yung isang kilo is 100-110, ganun. Pakamahal. Ilang piraso lang. Tapos, mumukbangin. Hindi mag-iisang oras. Siguro mga 5 minutes lang. Ganun. Wala na. Ubus na. Kaya minsan, parang natatamad na po akong bumili. Ganun. Natatamad tayong bumili kasi isang kainan lang, isang mukbangan lang. Hindi na pwedeng pabukasin. Ilagay mo naman sa ref. Ilagay sa ref. Marami pa. Pagtingin mo ulit, naku! Wala na. Minsan, yung lalagyan na lang po yung naiiwan sa ref. Jesus, Ginoo ko. Ako mismo na bumibili, hindi nakakatikim. Makatikim naman tayo mga isang piraso lang, hindi na masusundan. Ubus na. Sisiya pa lang. Sasabihin niya yan. Siya, wag mong ubusin. Sagot ni Siya, sasabihin niya. Kunti lang yung ano, yung kinain niya. Pero, ubus na. Siya lang yung nakaharap. Kunti lang yan nakain niya, ha? Pero ubus na. Kanon, kuha ah. Kadi, magsisinilpon ka. Kuha na nito na silpon, ba ah? Kuha na nga niyan, saksakan ng computer, silpon liwat. Tinago kasi ni Papa Bits yung ano, saksakan ng computer. Dahil pag kagaling ng eskwelahan si Chrislyn, computer agad yung ano, yung hinaharap. Yung nagalit si Papa Bits kahapon, nagkakandawala yung boses. Kasi sigaw. Sabi ko naman sa kanya, bawal sa yung magsalita. Sumisigaw ka diyan na wala namang lumabas na boses. Kami naman ang nag-aano. Kung relax ka lang dyan, pabayaan mo sila. Ngayon, medyo magapas siyang gumising. Siguro mga madilim pa. Kung kanon! Madilim pa. Mag-aalas 5 pa lang ng umaga. Wala na po siya dito sa tabi ko. Kala ko, iihi lang siya. Di bumangon ako. Pagtingin ko sa kanya, nandiyan sa upuan niya. Nakaupo. Sabi ko, ano? Sabi niya, wala. Kasi iniisip niya kasi na makapunta po kami ng ano, ng Vicente Soto. Sabi ko sa kanya, pag magpunta tayo doon sa siyudad, i-ready mo yung ano, sarili mo. Walang pagod-pagod. Sasabihin mo, uwi na tayo. Kakapagod. Ganun. Kasi nung magpa-check up kami, na ano pa lang po kami magpunta doon, mga alas 8,
bumalik alas 12 na hanggang sa alas 6 na ng gabi, mga magdidilim na po, matawag yung pangalan niya. Sabi niya sa akin na hindi pa natatawag. Tara kung uuwi na lang tayo. Sabi ko, uuwi ka nga, kunti na lang kayo, tas malapit ka nang matawag. Tas yun, medyo po, humiga po siya sa paa ko, dito sa paa, medyo humiga siya. Pagkahiga niya yun, tinatawag na po yung pangalan niya, na nahihira na medyo matagal pa makabangon. Kaya yun, na parang pinaupo ko siya, tas ako po yung bumuhat, ako po yung kumuha ng mask, ako po yung nagpunta doon sa sa pintuan. Kasi pag tawag na walang lumalapit, pinapalitan ka agad. Siya nandito pa sa huli. Kaya sabi ko sa kanya, pag nagpunta tayo doon sa siyudad, sa Vicente Soto, ready mo yung sarili mo. Kasi hindi rin tayo sigurado na parang madali tayo ma-assist doon pag nagpunta tayo sa Vicente Soto. At kinakailangan daw, madaling araw pa lang, lalakad na po tayo dito. Kaya siguro yan yung pag sinasabing malayo na lakaran, na napapagod si Papa Bits, napapagod yung isipan niya dahil gusto niyang nakaupo ganun, kasi napapagod talaga siya. Ayaw niya yung matagal, ayaw niyang naghihintay siya, ganun. Kaya sabi ko sa kanya, mapunta tayo doon, i-ready mo yung sarili mo, walang pagod-pagod, walang atrasan. Naka-duty si Kreslin ngayon. Siya po yung naghuhugas. Yan, tapos na si Siyang kumain. General cleaning, guys, dahil walang pasok. Against the light. Maraming basura. Yung balat ng kindi dito lang tinatapon. Yan, tingnan nyo guys. Yan. Yung mga kindi. Dito lang nila itinatapon. So, ang gagawin, wawalisin. Yan. Tapos na tayong magwalis.
puntahan natin yung ano, yung sinasabi ni Ronald sa likod na bunga ng kundol. Dadala tayo ng gunting. Tingnan natin dito sa banda sa likod kung nasaan. Kung dito ba or doon sa loob. Kasi sabi ni Ronald, kasi ayan, tingnan nyo, patay na yung ano. Yung dito po na nakagapang. Pinutol kasi ni... Ay! Ay, wala dito. Akala ko ito na. Hindi pala. Ay, andoon pala. Ayun. Nandoon sa likod. Yun, guys. As in, malaki na talaga siya. Iwan ko, parang... Ayan. Parang ano na yan, gulang na gulang, kasi nagigilo na. Anuhin natin, puntahan natin doon sa likod. Kasi, pero ayan, putol na yung ano, yung puno, oh, putol na. Pero may gamot, may mga ano pa ugat, yan. Pinutol yan kasi dito, putol na. Naputol na nga, oh, naputol. Pero meron pa siya dito. Nagkalat pala siya, nagkalat. Ang laki niya talaga, ang laki. Guys. Yan, ang laki. O, iikot tayo, iikot. Hindi ko na napansin yun kasi maraming damo na. Hindi ko na kasi na-check yan kasi napapabayaan na natin dahil na-busy tayo sa mga nakaraang araw. Nakadalawa tayong uwi ng Tacloban. Tapos na-busy tayo sa activities ng mga bata. Tapos yun, inano pa natin si Papa Beats. Tas ang akala ko lang talaga tatlo lang po yung bunga dahil tatlo lang po yung nakikita ko. Yun pala is marami sila. Puntahan natin, nandito na naman tayo sa likod. Kahapon, nagpunta po tayo dito. Hindi talaga mapapansin na may bunga. Kasi tingnan nyo naman yung damo. Nandoon po siya sa kasulok-sulukan. Apakan ang damo. Aray. Apakan ang damo. Agoy. Malayo. Malayo, guys. Kaya pala hindi natin makita. Hindi to pala. Asan ba yung puno nito? Dito banda. Ba't napunta ka dito sa ano? Sa kasulok-sulukan. Yan, nasa silong na tayo ng mga damo. Nasa silong na po tayo ng mga damo, guys. Yan. Aray. Aray. May mapasok sa tainga. Siya pa yung naunang magulang. Gulang na talaga siya. Gulang ko na isang bunga. Yan. Uy, ginoo ko. Dito po, dito siya nakapwisto. Ayan, gulang na talaga kasi. Ano na? Ay,
Naputol na pala siya. Yan, magaan na. Gulang na gulang. Magaan na po siya. Yan. Ito po yung maitatanim natin, yung buto niya. Nalaglag na lang siguro siya, nalaglag. Hindi na kinaya ng ano, ng bigat. Kaya napunta siya dito. Nasa silong tayo ng damo. Maraming umaano, gumagapang. Magaan na siya, magaan. Itong apat, papakuha ko na lang ito kay ano. Kay Ronald. Mamaya ipapaano ko. Papaakyat. Kasi parang insakto namang ano, harbisin. Apat pa. Magaan na po siya, guys. Tapos malambot. So, ito yung magsisilbing maging siblings. Siblings. Kasi yung buto, iaano natin. Itatanim. Buksan ko kaya. Mahirap dito, guys. Aray. Mahirap yung pag-ano. Sumasangit yung ano natin. Ilagay lang muna natin dyan. Tapos, ayan. Yan po yung labahan natin, guys. Meron na naman. Yan, hinahalo nila yung ano. Yung bicolor at saka puti sa paglagay. Yung mga pangtrabaho nila. Ito. Mamayang hapon na lang po ako maglalaba dahil mainit na po yung panahon. Yung mga nilabahan ko pa nung isang araw. Hindi ko pa nakukuha. Tapos ayan, mayroon na naman po tayong panibago. Niligpit ni Crislin yung ano nila, kwarto. Ayan. Agoy, kinuo ko. Nakaligpit. Pero nagwalis na sila. Tapos na po siyang manghugas. Yung isa, ayan, busy. Busy sa cellphone. Pinagpawisan tayo, guys. Pagpunta natin doon sa likod. Tumulo yung mga pawis ko. Init kasi. Tingnan nyo yung ano ng reflect ng init ng araw. Mainit. Guys, hindi po tayo nakapaghintay na mamaya pang hapon tayo maglaba. Ngayon na lang po ako naglaba para wala na po tayong iisipin mamaya. Okay, ayun. Laban na lang po tayo. Pinaligo ko na po yung dalawang. Sayang yung anong, yung init ng araw. Laban na lang tayo dahil kung mamaya pa o bukas, madami na naman po ito. Yung basura namin. Pinagalat ng pusa. Kasi nag-iipon pa tayo ng ano ng tubig. Nag-iipon na naman tayo. Ganda yung ano, agas ng tubig ngayon. Ayan. Kasi umulan ng malakas kagabi. Pero pagka maya-maya niyan is mag-ano na naman.
parang bumubulwak-bulwak. Ito lang naman yung pag-iipunan natin ngayon kasi yung drum ko di ko binawasan kasi inipon ko yan kahapon. So ito lang tatlong batya yung lalagyan natin ng tubig. Unang banlaw, pangalawang banlaw at saka downy. Correction ko lang pala sa party ng kundol, yung sabi ko magiging siblings, pero ganun pa rin naman kasi pag sa tao, mga anak siblings. Ito pala ang yung magsisilbing seedlings. Yung buto po niya, yun po yung magiging seedlings para rumami din. Diba guys? Inokorrect ko lang naman kasi naisip ko parang mali yata yung nasabi ko siblings. Seedlings pala. Seedlings. Iwan ko guys, basta ganun. Kasi iniisip ko naman yung sinasalita ko pagkatapos ko pong mag-video or mag-vlog. Parang iniisip ko, tama ba yung nasalita ko? Or ano? Kasi minsan merong sasabi, tataga-Tagalog, hindi naman fluent yung Tagalog niya. Natural kasi hindi naman ako pinanganak ng Manila, hindi po ako lumaki ng Maynila, ganun, na yung Tagalog natin is tuwid. Mabuti nga is marunong tayong mag-Tagalog. Wag lang yung English. Kasi yung English natin is scramble. Ganun. Itong sakto lang guys, alas 11:45 tapos na tayong maglaba. Diyan na. Pati tuwalya. Tapos meron pa tayong naka dryer yung mga pangtrabaho nila. Mabits natin kumakain. Nagluto po siya ng bulat. Nag-ano po siya. Siyang mag-isa na nagluto. Tapos kumakain na po siya. Tingnan natin. Kababangon lang po niya. Kababangon. Tiningnan niya siguro naglalaba ako. Ayun. Nagluto na lang po siya ng bulat. Tapos kumain na po siya. Yung dalawa kumain naman, hindi namin siya inisturubo. Tapos yung dalawa padating, bahala na din po sila kung ano yung lulutuin nila. Meron namang isda sa reef, pero para mamayang hapon pa yun. Yung suki namin na nagpapautang, kumuha tayo ng 1 kilo. Pero bukas po natin babayaran dahil hinihintay ko yung bayad ng dalawa dito sa tindahan. Yun po yung ibabayad natin. So si Papa Bits, ayan, kumain na po siya. Hindi na po siya nakapaghintay sa akin. Napadating na po yung dalawa. Bahala na sila yung magluto ng ano nila, ulam. Kasi ako, ayan, mag-ano na po ako, mag-uumpisa naman ako, magtupi ng mga nilabhan. Sila na lang yung magluto ng ano, ulam nila. Mayroon pa namang bulad sa ref. So ayan guys, bye bye ulit sa inyo. Thank you for watching. See you in our my next vlog ko guys. Shout out sa inyong lahat. God bless you. Ingat po tayo palagi. Ayan, thank you for watching and salamat sa suporta sa munting channel ni Papa Bits. Na nandyan pa rin kayo. Hindi nyo po ako iniiwanan. Nanonood pa rin kahit hindi naman po bonggang-bonggang content po. So ayan, bye-bye muna. Mega love shout out po sa inyong lahat. Sa inyong lahat-lahat followers at silent viewers at mga viewers. Thank you po. Bye-bye.